Good morning everyone. Kita na naman ayon lingkod Tollage Mix Vlog. Morning nagparamdam sa inyo mga katrops. Today is December 28, the Innocence Day. Malapit ng New Year mga katrops. Siyempre, sa muli, dito na naman ako sa Raja Buayan Air Station. Mayroon na naman kaming special tasking, special activities. Alright mga katrops, weather namin over General Santos City. Ceiling visibility okay. 1-2 nautical miles approximately, all quadrant. Maganda ang panahon. Walang hangin. Talagang napakakalmada mga katrops. So mainhintay kaming aircraft galing Davao. Mag aerial spray na naman kami dito sa banana plantation ng Sarangani Province. Alright mga katrops, sa ulitin, nakalipas na ang Christmas. Kumusta ang Christmas ng mga kapatid ko dyan, mga kamag-anak ko, siyempre yung mga subscriber ko. Siguro bunggang-bungga. Pero kami, napakasimpleng handaan, napakasimpleng salo-salo. Eh, siyempre, pagtiisa na muna natin kung ano ang ating makakaya. Alright mga katrops, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nakalipas na mga araw, siguro December 26, may nag-invite sa akin yung mga live streaming na yan. Siyempre, ini-ignore ko lang yun. Ang dami nag-invite sa akin, yung mga manood ako ng live stream, para madagdagan lang yung banana ko. Siyempre, sa totoo lang, nakikita ko naman sa notification ko. Kaya lang, wala akong gana dahil sa hindi ko alam kung paano manood lang ako kung ano na mga sinasabi ng mga naka-live stream na yan. Pero sandali mga katrops, ikokontrol ko muna RPR 2709. This is Buayan. Good morning, go ahead. RPC 2709, Roger. Continue approach. Expect runway 19 in use. Wind calm. Altimeter settings 2909 or 2. Negative traffic this time, sir. And report short final for runway 19. Report short final 1901. Position inbound traffic 5 vertical miles north. Runway 19 in use. Ayun, mga katrops, merong isang vlogger na nag-invite sa akin. Kung hindi ko makalimutan yun, si The Cooking Ayaay Biag. Sabi niya sa akin, i-invite daw niya ako sa kanyang live stream. Palagi ko na lang maririnig yun, mga katrops, na may maraming mag-invite sa akin, pero ini-ignore ko. Pero, ayawan ko lang. Sabi niya sa akin, 7 o'clock in the evening dito sa Pilipinas. So, inopen ko yung CP ko, 7:20 ng gabi. Na late ako mga katrops. Nanood ako sa kanya, kung ano ang dapat gawin, wala talaga akong kalam-alam. Sandali mga katrops. RPC 2709, have you outside sir? Wind calm, you are clear to land for runway 19. Wala talaga akong kalam-alam mga katrops kung ano ang gagawin. So nanood lang ako. May nakalagay doon live chat. So nagchat-chat ako. Nag-greet ako sa kanya. Si The Cooking Ayaay Biag. Yon ang title ng channel niya. Ngayon, sabi niya, lapagan, Tolets, ilapag mo na yung bahay mo. Ilapag mo na yung bahay mo. Wala akong idea kung ano yung dapat kong gawin. Kasi first time ko na manood sa live stream niya. Eh, marami nag-invite, pero ini-ignore ko lang. Pero wala akong idea talaga. Ngayon, nanood ako sa kanya. Nakikita ko yung mga vlogger doon. Nag-message sa kanya. Nagsasalita si The Cooking Ayaay Biag. Hindi ko ma... Yun ang title ng channel niya. Ngayon,
Ang nangyari, may nag ano sa akin, nag-subscribe. Sinabi lahat nila, Cooking, ayaibyan, yung mga content na ginagawa natin, halos maluluha tayo kung ano ang dapat nating gawin, anong dapat nating i-upload para makita o mapanood sa mga tao. Yung iba nagko-cooking, yung iba nagpipising, yung iba nagbe-viewing, yung iba may ginagawa, yung mga skill. Sandali mga katrops. RPC 2709, nice landing. Backtrack and continue taxi to threshold 19. Yan. Ngayon mga katrops, marami talaga ako natutunan sa kanya. Nagkamali talaga ako na bakit hindi ko sinanay na manood ng live stream. Doon ko nalalaman lahat kung ano ang gagawin. Kung ano ang gagawin. Pasisya na mga trops, yung mata ko medyo namamaga kasi walang tulog. Kulang sa vitamin C. Pero okay na ito. Ayos na ito. Marami talaga akong nalalaman sa kanya. Doon ako nagkamali mga trops. Ang ganda pala manood ng live stream. Kaya kung sino man ang magla-live stream diyan, i-invite niyo ako. Sasali na ako dahil alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Tinuruan ako ni Kogo the Cooking Aya Aibyan. Meron pang isang vlogger na nagtuturo sa akin na ganito ang gawin mo. All right, may nalalaman na ako mga katrops. Alam ko na. Dito lang talaga sa YouTube may konti na akong nalalaman. Eh, syempre, alam naman mga katrops, sa sobrang katamaran ko. Tamad ako mag-study. Eh, ngayon, napasubo ako. Lumalaban na talaga ako. Sabi ni Cooking Aya Aibyan, ilang araw tayo nagtiis, ilang araw tayo nag-isip kung ano ang dapat natin gawin para may-upload tayo. Ngayon, ang kanyang comment, tamsa, dikit na tayo. Tusok na. Ayun. Hindi man lang pinapansin, hindi man lang binigyan ng halaga kung ano ang iko-comment mo sa kanyang content. Napag-isipan ko mga katrops. Kasi yung itinuturo sa akin, yun ang iko-comment ko. Pero mali pala. Idol, The Cooking, Aya Aibyan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Doon ko nalalaman lahat na ang kahalagahan ng content na i-upload ng mga vlogger dyan. Tapos magkukubit lang tayo ng tusok, dikit na, tamsak. Tamsak dan. Dapat daw yung content na ina-upload ng vlogger, doon mo iko-comment yung kanyang ina-upload. Kung ano ang ginagawa niya. Halimbawa, nagko-cooking siya. Patulad ng idol ko dyan, si Mariah Celestial Cooking. Bigyan mo ng halaga yung niluluto niya. Para naman, ginaganahan yung vlogger kung ano ang kanyang recipe, kung ano ang kanyang niluluto. Yun ang iko-comment mo sa baba. Hindi na pag ino-open mo yung YT niya, nagluluto siya, ang iko-comment mo is tusok na, tamsak dan, dikit na tayo. Wala. Wala niya, hindi niya binigyan ng halaga kung ano ang niluluto niya, kung gaano kasarap ang niluluto niya, kung anong recipe ang niluluto niya. Good job, The Cooking Aya Aibyan. Sir, maraming salamat sa iyo, idol. Ikaw talaga ang idol ko. At tinuruan mo ako paano sumali sa live stream mo. Sana, kung sino man ang magla-live stream dyan, i-invite nyo ako. Sasali na talaga ako. Dahil may tinuturoan ako ni The Cooking Aya Aibyan. Tama naman, kasi yung ginagawa ko ganyan din eh. Hindi ko i-deny yan. Kasi yun ang nagturo sa akin na ganyan mag-comment. Pero mali pala. Mali pala. Bigyan talaga natin ng halaga kung ano ang kanyang ina-upload. Yung related sa kanyang ina-upload, yun din ang i-comment mo sa kanyang kung ano ang nakikita mo sa kanyang video. Yun pala.
Kaya, from December 26th up to now, ayaw ko na mag-comment na tamsak-tamsak na yan, dikit-dikit na yan, dikit. Mali pala. Pero yung nagturo sa akin, hindi ko naman dapat sisihin yan. Kasi siyempre, baguhan pala ako sa WT. Wala pa akong kalam-alam. Maraming nagtuturo sa akin. So, listen, learn sa akin yan. Listen, learn sa akin yan. Ngayon, natapos na si Cooking Aya Ibiag nag-live stream at 10 o'clock in the evening. Meron na namang nagla-live stream. Yun si Edith Robles. Siyempre, may idea na ako kay Cooking Aya Ibiag. Ina-apply ko kay Edith Robles, Ma'am Edith Robles. Sa OFW siguro yun. Sa OFW siguro yun siya. Si Edita, Ma'am Edita. Ma'am Edith, maraming salamat sa inyo. Siya rin ang nagturo sa akin. Sabi niya sa akin, Tolex, ilalapag mo na yung bahay mo. Hindi ko alam kung paano magpasa ng link para makikita sa mga viewers. Tinuruan niya ako. Okay. Bigyan natin ng pansin ito si Tolex. Baguhan pa ito sa live stream ko. Ganito, Tolex, ang gagawin mo. Sundan mo ako. Ganito ang gawin natin. Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, araw sa ilalim, pindutin mo yung kapiling. Pindutin mo yung kapiling. I-send mo sa nagla-live stream ako. Pindutin mo para makita lang mga viewers mo na yan ang link mo. Ngayon, ginawa ko. Done. Pero hindi gumagana. Naawa tuloy ako kay Ma'am Edita kasi yung link ko hindi gumagana. May mga viewers doon. Tulit, yung link mo ayaw gumana. Ano nangyari? Naghanap naman ang paraan si Ma'am Edita sa akin. Tulit, dito ka sa channel mo. Pindutin mo yung tatlong dot sa left, sa right side. Pindutin mo yan. Copy link mo. Share mo sa akin. Ayun, gumagana siya. Hanggang sa nagtagal, 12 o'clock in the midnight, hindi pa ako natutulog. Kaya, namamaga yung mata ko. Pero at least, may nalalaman ako sa kanila. Nagsisisi talaga ako mga katrops. Bakit hindi ko sinubaybayan yung mga live stream niya? Marami ka talaga. 709 for a while mga katrops. RPC ito, 709, from patient position. Welcome, you are transported of runway 19. Yan ang nangyayari mga katrops. Maraming nag-invite sa akin pero ayaw ko kasi hindi ako marunong. December 26 yun, hindi ko makalimutan yun. Cooking Aya Ibiag, Aya Ibiag sir, maraming salamat sa iyo. Kay Ma'am Edita Robles, maraming salamat sa iyo. Kung sino man yung mag-invite sa akin, sasali na ako kasi alam ko na ang gagawin. Alam ko na. Marami na akong nalalaman tungkol dyan. So, siyempre, in-invite ako dahil naawa sila sa banana ko, kunti-kunti pa lang. Pero walang problema. Hindi naman ako nagmamadali. Kung malalampasan ko yung 1K, paano yung WhatsApp? 240,000 minutes yung watch hour within 1 year. Saan ko hanapin yan? Yung views ko, napakahina. Pero at least happy ako sa aking ginagawa. Walang cameraman, walang editor, walang advice. May advisor ako. Yung si Asalia Happy Heart from Hong Kong. Yun ang advisor ko. Pero hindi sa lahat na panahon mga katrops na nagtatanong ako sa kanya. Baka magsawa yun. Ayaw na akong pansinin. So, unti-unti kong, slowly but surely, unti-unti kong nalalaman lahat. Hindi ko iniintindi yung mga viewers ko dyan na kunti lang. Siyempre, yung upload ko is hindi patok sa takilya. So, hindi natin masisisi yung mga manonood kung konti lang yung mga viewers natin. Pero pang maganda yung content natin, maraming manonood talaga. Pero hindi ako natitinag sa ganyang bagay, mga katrops. Kasi at least meron kaysa wala. Yun ang aking ano ngayon. Secondary lang naman yung pag-YouTube natin. Yung primary subject natin is trabaho. Pero at least happy ako. Ayan. Cooking Aya Ibiag, maraming salamat sa iyo at saka kay Ma'am Edith Robles. Ma'am, mabuti.
lahat ng mga nalalaman mo sa pag-YT, itinuro mo sa akin. Alam ko na kung ano ang dapat gawin. Mag-livestream ka, ma'am. Mga cooking, ay vlog, mag-livestream ka. So, sino pa yung mag-livestream? I-invite you ako. Tapos sasali talaga si Tolets. Alright, mga katrops. Next time na lang tayo mag-shout-out kasi andito ako ngayon sa Radyo Bawayan Air Station. May lipad kami ngayon. So, almost 4 hours, matatapos na kami. So, maraming salamat sa inyo. Ayaw ko na mag-shout-out. Merry Christmas ka pala. And Happy New Year sa lahat. Yung mga subscriber ko, mga followers ko, mga viewers ko, maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, wala ko ngayon. Kayo ang nagbibigay sigla sa akin. Kayo ang nagbibigay ng extra power ko. Kahit na mamaga na yung mata natin, go nang go pa rin. Puso, laban, Pilipinas. Alright, hanggang sa muli. Tolets Mix Vlog nagsasabi, sa babat pagsubok ng panahon, lagi tatandaan, ang buhay ay wither-wither lang. Bye!